Hi guys! For today's video is magluluto po tayo ng ginataang kalabasa at sitaw na may hipon. At ito ang ating mga ingredients na gagamitin para sa ating lulutuing ginataang kalabasa at sitaw na may hipon. Kalabasa, sitaw, hipon, patis, coconut milk, black pepper, sibuyas, luya, bawang, at siling haba. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin magluto. Mag-umpisa na tayong magluto. Maglalagay lang tayo ng gata. And then, ilalagay rin natin ang sibuyas. Pwede kayong gumamit ng kahit anong lasin ng sibuyas. Dilaw, dilaw ay yung puti. Lagay na rin natin yung luya at yung bawang. Kung napapansin nyo, wala pa siyang apoy, so lalagyan natin. Basa natin yung lasin. Hinaan lang natin yung apoy, medium lang. And then, hayaan natin kumulo. Kung napapansin nyo, iba yung klase ng paggagata natin. Yung iba kasi naggigisa sila. So, sa atin, hindi. Pagsasama-samahin lang natin and then, hihintay natin kumulo. So, habang hindi pa ito kumukulo, haluin lang natin ng haluin. Kasi once na kumulo na to, baka biglang bumulwak yung ating gata. Haluin natin paminsan-minsan habang hindi pa siya kumukulo. Yung iba, gumagamit sila ng alamang kapag nagigisa sila. So, ito yung way ko. Kanya-kanya tayo ng version, guys. Ito yung version ko ng pagluluto ko ng ginataan. Hindi ko na ibinigisa. Kung napapansin nyo guys, nagbabubbles na siya ng konti. So, ibig sabihin, malapit na siyang kumulo. Kumukulo na yung gata. Haluin natin. And then, takpan natin ng mga 5 minutes para maluto pa yung ibang ingredients. Gaya ng sibuyas, luya, at bawang. Takpan natin ng 5 minutes para isunod naman natin yung next ingredients. So, after 5 minutes, i-check natin. Kung napapansin nyo, medyo nag-reduce ng konti yung gata natin yung sabaw. So, ilagay naman natin yung kalabasa. So, sa puntong ito, palalambutin lang natin yung kalabasa. Kaya lang natin kumulo. Kung pwede kayong gumamit dito ng kahit anong klase ng kalabasa, ito is yung butter squash. Maganda rin kasing gamitin itong butter squash. Manamis na miss. Sa Pinas, yung mga kalabasa dun, masarap din naman. Pero since wala naman dito, ito na lang yung ginamit ko. So at this point, hihintay nating lumambot yung kalabasa. Mga 5 minutes. Takpan muna natin. So habang hinihintay natin lumambot yung kalabasa, lagay na natin yung siling haba. Optional lang to guys, kung gusto nyo na may konting anghang, maglagay kayo ng siling haba. Check natin.
Malambot na yung kalabasa, ilagay natin yung shrimp. Pwede kayong gumamit dito ng frozen kung wala kayong shrimp na sariwa. Or yung ano, yung wala ng balat. Ilagay na rin natin yung sitaw. So habang naluluto yung kalabasa, naluluto na rin tong sitaw. Kasi hindi pa masyadong ganun kalambot yung sitaw, yung kalabasa. So ilagay na natin yung sitaw. Ang bango. So itutuloy lang natin yung pagpapakulo para lumambot yung ibang gulay. Tapa natin. This time, maglalagay na tayo ng ating seasoning. Maglagay lang tayo ng patis. And black pepper. Kung pwede kayong maglagay ng asin, depende sa gusto nyo. Luin lang natin. Pakuluan pa natin ng mga 1 minute and ready na ang ating ginataang hipon with sitaw and kalabasa. Tikman natin. Sarap. Ito na ang ating ginataang hipon na may sitaw at kalabasa.